So nakikita nyo itong mga bagay na to, yan ang bumubuo sa package ng Comine JK079. Yan, so mabibili nyo siya nakaganyan na, nakakabit yung water resistant rain coat nya or rain cover. Yan, tapos itong rain cover na to long sleeve din yan, so abot siya hanggang dito sa pinakadulo ng arms. Ngayon ang nagkakabit sa kanya yung zipper na yan at saka ito saka yung sa arms niya itong mga botones na to. Yan. As you can see, meron siyang kulay. Itong botones, yung tie niya is may kulay red. Tapos ito namang kabitan niya is kulay red din. Samantalang ito ay kulay black. So, kakabit nyo siya according to color. Okay? Para hindi kayo malito. Yan yung sundan nyo. Ganon din naman dito sa kanan. Yeah. See? Okay. So, i-retain natin siya ng ganyang forma. So, at this moment, gusto kong tingnan nyo na maigi yung tela niya. So, according dun sa tag, polyester siya at saka nylon. See? Itong part na to, yan yung pinapasukan ng hangin para hindi siya mainit sa biyahe. Yan, kita nyo? Hanggang arms niya, butas-butas na mesh yan. Yun din sa kaliwa. I think itong gray Comine fonts na to, reflective yan. See? Sana nakikita niya ng maayos or na-appreciate niya yung itsura niya. Okay, para makatulong din sa pagde-design niyo. Kung gusto niyong bumili nito, huwag po pinag-iisipan niyo mabuti kung bibili kayo. Next, sunod na natin tong sa laylayan ng arms niya. Ayan. So may zipper. So, mukha namang matibay yung zipper, makapal. Tapos meron siyang velcro. Yung tape niya merong tatak na Comine. Tapos ito parang goma. Tapos yung velcro tape niya is plastic. Ito original velcro tape. Tapos sa likod ng arms may tatak na Comine. Tayo sa back part, sa elbow part. Yan, sa mga himulmul pang konti, pero that's normal. Itong part na to, parang goma, ganun. Yan yung texture niya. Yan, Comine, I think reflective din siya. Okay, sa neck part niya, merong button. Yung button sa experience ko ay madaling ikabit at madali din tanggalin kasi meron siyang butas.
So pwede mo ipasok yung finger mo dito habang kinakabit mo siya. Hindi ko mahirapan. Okay, yan yung neck niya. Neck niya malambot. Medyo fluffy siya. Yung nabili ko ang size nga pala is Europe medium and Japan large. Itong size na to, swak na swak sa akin. Ang height ko is 5'10 and a half. So hindi siya ganon kahaba, pero I think swak na yung haba niya para sa matangkad na katulad ko. Kung bumili ako ng large sa European size, baka mag lumobo na naman katulad ng nabili kong jacket dati. Yan, at sa sa kabilang gilid niya, sa kanang gawi, ito, merong parang ano to, stainless na komine attack emblem ba tawag dito? Yeah. Okay, dako tayo sa likod. Ito ang likod niya. Neck protector attachment base nakalagay. Ibig sabihin, pwede mo siyang lagyan ng attachable and detachable na neck protector. Ito yung magiging connecting zipper niya. Okay. Tapos, ito naman yung magiging talian ng neck protector mo. Magkabila yan, kanan at kaliwa. Okay. So sa neck part din pala niya, sa bandang harap, kaliwa, merong goma na komine. Yan. Kita nyo, see-through siya. So yan ang purpose talaga ng jacket na yan. 3D air mesh. Yan. At kung pipindutin nyo siya, kung ipapress-press nyo siya, hindi siya ano, hindi yung agad magkoconnecta yung mga fingers nyo kasi makapal siya. Yun yung design nyo. Yung para bang nabibili na ano, yung anti-init na upuan na nilalagay sa mga upuan ng motor. Madalas ako nakakita nun sa mga matik. Yun o. Sana nakikita nyo makapal siya. Yun, for added protection siguro din, tsaka yung sa hangin niya or yung ventilation. So, itong part na to, mesh. Double step. Okay. Personally, nagagandahan ako sa color combination niya. Kaya ito yung kulay na binili ko. So now let's try to detach yung rain cover or yung raincoat. Whatever you call it. Tanggalin nyo lang sa pagkakasabit yung botones. Pagkabila. Sana umabot. Battery ng GoPro ko is 28% na lang. See, dito ako nagtagal sa pag-attach ng tag dito, ng botones. Yung higpit. So okay naman. Maganda yung mahigpit. Kasi imaginein mo kung maluwag yan, kung madali matanggal, tapos tumatakbo ka at relatively high speed, matatanggal yan. Okay. Tapos, ito nga. Ibaba natin yung zipper. Parang ma-detach yung raincoat. Ganun din sa kabila. Okay. Detach the zipper. Tapos hilahin lang siya. Okay, tanggal na yung rain cover mo. Pwede mo siyang tiklupin na maayos at itabi. Okay, so nakita nyo. Itong style ng mesh niya is kapal. You know? Yeah. Pang support sa back and then siguro pang ventilation. So, ito yung sinasabi nila sa mga review sa YouTube na nakikita ko na tag dito, proof of authenticity na sticker, and we hope na talagang authentic tong nabili natin.
Yung iba na bibili ito for the amount of 4,000 pataas. Yung iba naman 3,900, yung iba 3,500, pero ang bili ko dito ay 3,700 sa Shopee. Okay, so yun na yung pinakamurang nakita ko sa Shopee at saka sa marketplace. Very incomparable na yung price niya. Very competitive na. Okay na. Okay yan, so basically it sa arms niya. May makikita kayong mga buttons diyan. Ito ang purpose nito ay para sumikip siya dahil very limited lang yung siguro yung size niya. Naglagay sila ng sikipan dito ng mga buttons. So just in case sobra ng konti sa inyo yung size niya or malawag ng konti, maisisikipan nyo. Okay? Yung zipper niya pala dito sa harap. Let's see, attach muna natin. Okay, sa combination of rubber and metal na may tatak na komine. Take a closer look dun sa zipper. I think okay naman siya. Makapal naman. Sa laylayan niya may velcro. Okay. At sa gilid niya. Para medyo kung gusto niyo masikip or fit na fit, adjust niyo lang 'to. Yung velcro tape. Ganun din sa kabila. Yeah. Okay, ngayon dumako tayo sa kanyang mga protective guards. Etong dalawang mahaba na to. Pwede to sa elbow, pwede to sa knees. Okay? So for our purpose, dahil riding jacket tayo, syempre, para sa elbow siya. Okay. Bakit ko nasabi? Kasi meron dito. K-type, kung mababasa nyo, elbow, pero sa likod, knee. So pwede siya sa elbow, pwede siya sa knee. Ganun din sa kabila. Elbow, knee. Okay. Next. Etong pads na to para naman sa shoulder. Yeah. May tatak naman siya. Kaya just in case naka-confuse kayo, kung baguhan lang din kayo ang kagaya ko, madali siyang madidistinguish. Elbow. So yung composition niya is parang matigas na po. Take a look closer para ma-appreciate nyo. And then plastic pad. For 3,700 pesos, it's worth the price na. So you cannot ask for more na mas magandang quality kaysa dito. Kasi 3,700 naman yung lang naman yung ginastos mo. I mean, kung ikukumpara mo siya sa mahal na riding jack. Same din naman yung composition na itong knee pads. Foam na tinahe kasama ng plastic gear, plastic protective gear. Etong dalawang bagay naman na to para siya sa chest. Dalawang klase to, guys. Itong forma na to na paganyan, panlalaki yan. Yung pambabae, pabilog siya. Imagine niyo na lang, pabilog siya na ganyan. Ay, paoblong. So, dalawang klase yan. No? Since lalaki tayo, ayan, ganyan. Okay. So, next. Last pad. Ito. Back pad. Take a look closer. Yeah. So, kung titingnan nyo sa camera, talagang ma-i-conclude nyo na malambot siya. Pero pag pinigahan nyo siya in person, makakapaan nyo may matigas sa loob. So, hindi ko lang alam kung anong material siya particularly. Pero ayan o, lahat ng box na yan, meron siyang matigas na palaman sa loob. So, iyon I think yung bagay na nagpatibay sa kanya.
Yan, syempre, butas-butas siya. Yan naman yung kanyang loob. Ah, yung kanyang dito harapan. Tuturo ko sa inyo ngayon kung paano siya kinakabit, kung saan-saan kinakabit ang bawat patch niya. Okay, unahin na natin sa back. Buksan ang jacket. So, kung beginner ka talaga, manghuhula ka kung saan siya ina-attach or paano siya bubuksan. Pero, pag inusisa mo naman siya, madali mo siya makikita. Dito siya sa bandang laylayan. So, ang connecting material niya is, of course, Velcro. So, para mo siya may pasok, kailangan mo siya i-bend pa ganito. Kasi kung hindi mo siya i-bend, mahirapan ka ipasok. At magiging dahilan pa yon ng pagkasira ng iyong riding jacket. Yan. So, pag binend mo siya, kita nyo, sobrang dali ko na ipasok. Okay. So, pag okay na, i-fit nyo lang ng maigi. Silahin yung tela hanggang sa lumitaw tong Velcro at saka nyo siya pagdikitin. Okay na, nakabit mo na yung back pad. Next, yung shoulder. So, bale, ito yung meron siyang label eh. You know? Ayun o, L. Ito naman, R. So, dito yung R. Ito yung L. Okay. So, ikabit natin siya. Yung bulsa niya, nandito. Grab niyo yung jacket. Tapos, hawakan niyo sa pinaka-shoulder niya. Hanggang sa makita niyo itong Velcro. Yun. Ito siya ikakabit. Kabit niyo siya pa ganyan. Ito yung nasa harap niyo. Tapos yung patulis sa likod. So, pag ganun ang insert niya, pataas. Pataas ang pag-insert sa kanya. So, kasyang-kasya na man siya sa butas, kaya no need na i-bend siya much further, katulad ng ginawa natin sa back pad. So, yan, nakabit na natin, tapos pati yung Velcro na i-connecta na natin. So, pwede na natin siyang i-rest. There you go. Next, gawin natin sa kabila. Okay, ganun din. Pataas din yung pag-insert sa kanya. Insert, Velcro, then ilapat, then leave, then move on to the next. Maya natin ikabit yung chest. Tama tayo sa arms. So, para makikabit nyo yung elbow guard niya, itong mahaba, hanapin nyo yung laylayan ng braso. May Velcro din dyan. Yeah. Open nyo siya. Tsaka nyo ipasok tong elbow guard. Ito medyo challenging lang kasi looban na to eh. Okay. So, yun yung style sa kanya.
Pag naipasok mo na yung kapraso niya, sundan mo ng kamay. Kuhain mo yung pinakadulo niya, yung pinakataas niya, hawakan mo, tsaka mo itulak gamit yung kaliwang kamay mo para mas madali mo siya maipapasok. Kasi pag di mo gagawin yun, mahirapan ka. Then, pag napasok mo na, velcro, ilapat, then next. Then ulit, same process. Eh, ito, may kalaparan katulad ng kanina sa kaliwang kamay. Kaya, I need to bend it para pumasok. Kaya, pasok na siya. Velcro, then go. Okay, next. Tapos pa itong baterya ni GoPro. Ihabol na natin itong chest guard. Yung may dilaw na tatak, ito yung sa left. Ito namang walang tatak, ito yung sa right. Okay? So, saan ba siya nakikita? Ito, dito siya sa may polyester na tela. Beside the zipper, yung opening niya. Through a velcro din. Tapos, i-insert nyo lang yung pad. And then, ilapat, i-velcro, and there you go. Nakakabit mo na yung iyong chest guard. Ganun din naman dito sa kanan. Guys, yung makintab na part yung nasa harap. Yung makintab at matigas na part yung nasa harap. Okay, there you go. Padded na ang ating Komine JK079 3D Air Mesh Jacket. So guys, eto na siya. Suot ko na si Komine JK079 3D Air Mesh. Yan. Eto likod. Gilid. Harap. Yan mga paps, dito ko natatapusin yung video na to at sana may natutunan kayo kahit papaano mula sa video na ginawa natin. Alright, maraming salamat and ride safe always.